Magsiupo tayo sa presensya ng Panginoon na tunay na talaga naman ang oras natin ay talagang inahabol natin sapagkat marami pa tayong gagawin. Ngayon po, ako'y nagpapasalamat sapagkat ako'y hindi man karapat-dapat ay pinagindapat din ng Panginoon na pumarap sa inyo. Ang aking talk po yung salvation, halos makarugtong ito ng talk ni ng ating brother na nakalipas sapagkat tunay na dahil sa pagkakasala ng tao kaya kailangan ng salvation. Amen? Sabi po ng Acts 2 verse 12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibigay ng Diyos sa kaligtas ng tao. Narinig niyo? Yan, salamat sa Diyos at para kailangan talaga sinusulat niyo. Sapagkat nang sabi ko nga sa inyo, nung ako'y lahat ng mga Life in the Spirit seminar ay mayroon akong kopya. Kaya sabi rito, ano ang ibig sabihin ng salvation? Kaligtasan. Sa English, salvation. Kaya, salvation, the restoration of our relation to God. No? Restoration, kaligtasan ay para ibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Amen? At dahil sa pagsuway ng tao sa utos ng Diyos, ito'y nagdulot ng kamatayan espiritual na wala ang karapatang maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen? Nawala ang karapatan dahil sa pagsuway ng tao sa utos ng Diyos. Yun ay nasabi nga ng kapatid natin kanina, doon yun natin mababasa sa Genesis 2 verse 16. No? Pag sinulat nyo, kasi basahin nyo doon sa inyo para nakikita nyo ta tunay na yun ay mahal tayo ng Diyos. Ang sabi doon, huwag na huwag yung kakanin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama at mamamatay kayo. Kaya sa pagsuway nila, tunay na dumating ang kamatayan espiritual at physical sa tao. Amen? At ano ang panang diablo? Nilinlang ang babae. Sabi, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay sapagkat kayo'y magiging parang Diyos. No? Nilinlang. Kaya nalinlang ang tao na kung ating pagninilayan, anong sabi ng John 10:10, naparito ang magnanakaw upang magnakaw pumatay at magwasa. Amen? Kaya winasak niya ang tao na dapat ay nasa paraiso, walang nagawin kundi magpapakasarap-sarap lang doon. Amen? Purihin natin, palakpakan natin ang Diyos. Kaya anong sabi ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan. Amen? Kamatayan, sapagkat tunay sinabi ng Diyos, mamamatay kayo kapag kayo kumain yun. Na spiritually lang namatay sila, sapagkat napahiwalay sila sa pagpapala ng Diyos. No? Kaya makita natin na nung nilika ng Diyos ang tao, talagang pambihira. Amazing, sabi ng God's one sa what amazing, sapagkat talaga naman nilika silang kawangis ng Diyos. Kung ating pagtitingnan, wala silang kamatayan. Subalit, tunay na nalinlang sila, kaya kailangan ang kaligtasan. Amen? Kaya tunay na mabuti ang Diyos na talaga naman na sila sana ang inilagay ng Diyos na tagapamahala sa lahat ng nilika ng Diyos. Biruin nyo yun. Pa-relax-relax lang sila sa paraiso. Yung mga nilika ng Diyos ay sumusuko sa kanila. No? Katulad ngayong panahon, yung mga aso, ang tatalino na. No? Kasi nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos kumikilos na sa panahon ngayon. Yeah? Dati, yung mga aso, wala ka makita ng mababait. Pero ngayon, ako, nung nakakita ako ng isang pelikula, yung aso doon pinapaliguan, hindi sila naglalaban-laban, hindi sila nag-away sa dagat. Ito yung mga Amerikano. Kaya talagang nakikita na natin ang pagliligtas ng Diyos. Nagaganap na noong unang panahon na lahat ng nilika ng Diyos ay talaga namang
sumusunod sa kanila. Amen? Kaya binigyan sila ng kapangyarihan. No? Ano ang nangyayari sa kanila? Nilabag nila ang utos ng Diyos. Kaya nakita natin nung nilabag nila ang utos ng Diyos, nakita nilang sila'y hubad. No? Makikita natin yun sa aklat ng Genesis na tunay naman na naubaran sila ng damit na kanilang sinusuot. Sila'y nararamta ng kaniningan ng Diyos, kaniningan ng Diyos nang sila'y hindi sumusuway sa utos ng Diyos. Ipinakita yon ng Panginoon sa Kristo doon sa pagbabagong anyo niya. Kung nagbagong anyo ang Panginoon, nakita siya'y nagniningning sa kaputian. At na sa aking pagninilay, ay talaga naman yun ang kasuotan ni Adan at Eva. Subalit nung sila'y lumabag sa utos ng Diyos, aba talaga naman na nakita nilang sila'y hubad. Kaya makita natin na nagkaroon pa sila ng takot. No? Yun ay gawa ng Diablo. Nagkaroon sila ng takot. Anong sabi doon sa Genesis 3 verse 10? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. No? Kaya tunay naman kapag nilalabag natin ang Diyos, naroon yung mga kahirapan ating dinaraanan. Amen? Kaya makita natin ay pinarusahan sila. Ano yung parusa na tunay na sabi nito? Pinarusahan sila na kakain kayo o ang inyong kakanin ay magmula sa inyong pinagpawisan. Amen? Natunay naman kung hindi sila nagkasala, naroon sila sa paraiso, pinatutubo ng Diyos ang lahat nilang kakainin. Kaya makita natin talaga naman ang Diyos ay mahal na mahal tayo. Kaya makita natin na anong sabi ng aklat ng Isaiah? Sinabi nga ng ating kapatid, padala ng mga propeta, ang Diyos upang ibalik ang tao iligtas sa kaparusahan. Sabi ng Isaiah 45 verse 2, lumapit kayo sa akin, kayong nang maligtas kayo mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. No? Pinadala niya yung mga propeta upang mailigtas ang tao. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas kayong mga tao sa buong daigdig. No? Kaya mapalad tayo ngayon, ikaw at ako ay lumapit, kayo ay lumapit, sapagkat sinabi yun ng Diyos ng Panginoon sa Kristo doon sa John 6 verse 44 or 45, walang makakalapit sa akin maliban dalhin siya ng amang nagsubo sa akin. Sa John 6 verse 44 at 45. No? Walang makakalapit sa akin maliban dalhin siya ng amang nagsubo sa akin at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Ito na yung mga huling araw kaya nabubuhay ang ating pananampalataya. Amen? Anong sabi nung isa pang pinadala ng Lord sa Jeremiah 3 verse 22? Manumbalik kayo mga anak ko, taksin, sabi ni Yahweh. Pinapatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan. Amen? Sabi ng Jeremiah 3 verse 22, Jeremiah 3 verse 22, manumbalik kayo mga anak na taksin, sabi ni Yahweh. Pinapatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan. Subalit ang tao ay patuloy at patuloy. Bakit? Sinusunod nila yung Diablo na natumukso kay Eva. Amen? Kaya anong sabi sa binasa natin? Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang pangalan lamang ni Jesus ang ibinigay sa kaliligtas ng tao. Amen? Kaya kung ating pagninilayan, talagang ang sabi nga sa unang topic natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ano? Anong sabi ng Romans 5 verse 8? Ngunit, ipinag-